Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan base po sa ilang mga weather model ay maituturing na po na tropical depression o mahinang bagyo ang LPA po na ating binabantayan na nasa silangang bahagi po ng Luzon at tatawagin na po ito sa local name na Bagyong Luis. Kung ituturing na po ito ng Pag-asa na ganap na pong bagyo, sa ngayon ay taglay na po ang lakas ng hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour at nasa layo po ngayon ng 1,350 kilometer east ng Cagayan at posibleng lalabas din po agad sa ating area of responsibility at kumikilos po ngayon pa northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Mababa naman po ang chance nito na makaapekto dito sa ating bansa pero patuloy lamang po natin nababantayan dahil posible pa rin po ang mga pagbabago. Samantala, ang dating bagyong si Carding ay mag-landfall na po ngayong araw sa bansa po ng Vietnam at sa ating long range forecast ay wala naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito po sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo pero mayroon pong mga namamataan na mabubuo dito po sa forecast at ang development po ng mga ito ang atin pong babantayan. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, unti-unti na po na lumalayo ang habagat pero nakakapekto pa rin po sa May Palawan, Zambales, Bataan, Mindoro at ilang bahagi po ng Western Visayas. At sa silangang bahagi naman po ng Mindanao ay mayroon pong namumuong ITCJ o yung salubungan po ng mga hangin na ngayong araw po ay may mga isolated rain sa extreme northern part ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Bataan, Zambales, Metro Manila, Aurora, Quezon, Bicol, Mimaropa, Western Visayas, ilang bahagi pa po ng Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Cotabato at Sokcergen. At mamaya po ay asahan natin na sisikat ang araw sa malaking bahagi po ng Luzon at Mindanao pero sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Southern Luzon, Eastern Visayas at Caraga ay makakaranas pa rin po tayo ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. At mamayang hapon, mas mataas muli ang tsansa ng mga isolated rain sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaiba yung pag-ingat lamang po kung lalabas tayo sa ating mga tahanan. Ugaliin po natin ang magdala ng payong, pananggap po natin sa init ng araw at protection na rin po sa bigla ang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, epekto pa rin po ng habagat ay maalon po ang mga baybayin sa May Palawan at posibleng aabot rin ang taas ng alon hanggang po sa 2.5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan muna natin ang pumalaot dyan lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!